Kaya nga po, no one is above the law. Kaya pinapatupad yung batas ng ating mga kapulisan, sineserve yung warrant of arrest. Kasi no one is above the law kahit po pastor. Kaya ang kailangan na gawin ninyo, tumulong kayo sa ating mga kapulisan na hindi na po sila mahirapan sa pagseserve ng warrant of arrest, kayo na mismo. Tulungan ninyo na maiarap sa ustisya itong barkada ninyong si Pacquiao. Yung mga statement ninyo po tumatama mismo sa inyo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan, extensively, yung Senate hearing ng Committee on Justice and Human Rights kahapon na ginawa pa sa Davao. Doon yata mismo sa compound ito ni Pastor Apollo Quiboloy, yung Kingdom of Jesus Christ compound mga kababayan, kasi ginawa doon yung inspection. Itong Senate Committee hearing mga kababayan in aid of Quiboloy. Hindi, ang sabi ni Bato, in aid of legislation lagi. Hanggang Kongreso po, tapos ang Senado, may investigasyon. Laging in aid of legislation. Pero, alata man po na in aid of Quiboloy? Ano ba? Kasi sabi nga po natin mga kababayan, kinukomplika nila. Pwede man po madali. Ang gagawin itong mga senador na to at saka ng administrator ng kingdom and best friend ni Pacquiao, yung dating Pangulong Digong, sila na mismo ang mag-serve ng warrant of arrest. Di ba? Kasama yung mga authorities natin, si General Torre, kasi siya yung may hawak, saka yung NBI, para mapayapa po at wala nang komplikasyon. Lahat ng disturbances sa Davao City, lalo na doon sa eskwelahan po na sinasabi nila, hindi na makapasok yung mga bata. Siyempre, hindi makapasok kasi may police operation po. Nagseserve ng warrant of arrest. Kung sila po makikipag-cooperate as officials of the government in former president, for that matter, na dapat on the side of the law sila, tapos ang problema po, kaya lang sila mismo nagkukumplika ng problema. Kasi mas pabor sila, mga kababayan, sa stand ng kanilang barkada na si Pacquiao. Yan ang problema po, na isang wanted na pugante. So, ang nagpapalala po ng problema, itong mga senador na barkada ni Pacquiao at yung dating Pangulo, tapos isisisi nila sa mga pulis, mga kababayan, na tumutupad lang ka ng kanilang trabaho, mandato nila yon. Tama po yung ating stand. Pero pakinggan natin po ang proceedings. Pakinggan natin yung opening statement po ni Bongo, Senator Bongo, na seeking for re-election po. Bahala na po kayo kung buboto pa ninyo itong si Senator Bongo para patuloy po tayo na magsisweldo sa kanya. Tapos, pag-usapan natin punto por punto ang bawat po kanyang binibitawan na salita dito sa kanyang opening statement. Babasagin natin ang kanyang mga argumento, kasi po salto, sablay lahat po, wala po sa hulog. Lahat baliktad yung kanilang sinasabi, mga kababayan. Ayan po, pakinggan natin mga kababayan ang kanyang opening statement. Speak before you today not just a mere legislator but as a voice for justice, fairness and the protection of human rights. Mr. Chair, sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas. Doon pa lang sa ilang mga salita na kanyang binitawan, protection of human rights. Doon pa lang, sablay na po. You are advocating protection of human rights. Mismong yung amo po ninyo at kayo mismo, kini-question yung inyong administration noon. Kaya nga damay kayo doon sa kaso sa International Criminal Court. Kasi yun, clear violation of human rights. Yung AJK-AJK, war on drugs, ng inyong amo. So, paano kayo magiging credible advocate for the protection of human rights? Kung mismo yung previous administration na inyong pinaglilingkuran, at ngayon nga, imbitado ng Congress, patuloy ninyong ini-ignore.
Pagkatapos, ngayon, ang bukang bibig ninyo, protection of human rights. Human rights nino, pagkaalyado ba ninyo, entitled sila sa protection of human rights? Pag ordinary Filipinos, tulad po ng biktima ni Pacquiao, nawala man lang kayo na mga statement comforting the alleged victims ni Pacquiao na ni-rape, sinexual abuse, walang protection of human rights. Kaya walang maniwala po sa inyong mga statements. Kasi yung mga ina-advocate ninyo, yun mismo ang mga kinakaharap ninyong kaso. Pati nitong dinidefend ninyo na pastor. But anyway, ituloy natin ang mga pinagsasabi niya, mga kababayan. Mr. Chair, sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, napakalaga po ng maayos na pagpapatupad ng batas. No one is above the law. Sabi nga nila, kung pulis ka, nasa gobyerno na may mataas na katungkulan o normal na mamamayan, you are not above the law. Kaya nga po, no one is above the law. Kaya pinapatupad yung batas ng ating mga kapulisan, sineserve yung warrant of arrest. Kasi no one is above the law kahit po pastor. Kaya ang kailangan na gawin ninyo, tumulong kayo sa ating mga kapulisan na hindi na po sila mahirapan sa pagsiserve ng warrant of arrest, kayo na mismo. Tulungan ninyo na maiarap sa ustisya itong barkada ninyong si Pacquiao. Yung mga statement ninyo po, tumatama mismo sa inyo. Mr. Chair, ang maayos na pagpapatupad sa batas ang nagsisilbing pundasyon ng ating tiwala sa gobyerno at nagpapatibay ng ating paniniwala sa isang patas at makatarungang sistema. However, Mr. Chair, when the enforcement of law crosses the line into excessive force, when it is wielded not as a tool for justice but as a weapon of destruction, it is incumbent upon us to speak out. Kaya po kami narito ngayon. Sana po ay matapos na po itong kaguluhang ito. At dahil po sa nangyari... Wala pong excessive force. Yung 2000 is necessary force siya. Kasi napaka very influential at armado itong si Pacquiao. At marami siyang mga supporters na hindi lang ordinary civilians. Mga senador po na tulad ninyo. At dating pangulo. At napakayaman niya, napakalawak ng compound. 30 hectares. Many times sinabi na ni General Tore, hindi man yan pwede anyang gamitan lang ng kung ilang mga members ng kapulisan, lalo yung mga followers, masyadong nabulag sa katuruan ni Pacquiao. They're obstructing the police officers na nagseserve ng warrant of arrest, ginagamit as shield. Ang argumento ninyong excessive force, malabo pong paniwalaan, Senator Bongo, ng ating mga mamamayan. Sa KOJC ngayon, magdadalawang linggo na, to be exact, bukas, no? Apektado po ang traffic at marami pong nagtatanong sa akin sa Maynila, kumusta na kayo sa Davao? Kumusta na ba? Safe bang pumunta ng Davao? Mga turista nagtatanong po sa akin, safe pa bang pumunta sa Davao? Nalulungkot po ako bilang isang Dabawenyo, Mr. Chair, kahit saan ako mapunta, yan ang tinatanong nila. Ang gulo dito raw, ang gulo doon sa Davao. Ang gulo, sinimulan po ng kalyado ninyong si Pacquiao. Kung sumurender na sana siya, di tapos na. Wala nang sinasabi ninyong kaguluhan dyan. At hanggang nagugulo po, yung mga members ni Pacquiao, hinaharang yung mga pulis. Binabaliktad ninyo, yung mga pulis natin, peace officer sila. They are there to serve and protect. May nakita kayo dyan na AJK? Tulad ng panahon na inyong amo na si Maudigs? Di ba wala? Yung mga namatay sa atake sa puso, hindi man po sa bala, hindi tulad ng previous administration, yon ang magulo. Yung previous administration, yung tukang-tukang ni Bato, binabaliktad ninyo? Chair, hindi ko po maalala na magulo sa Davao for the past 20 years. Bata pa nga po ako. Sabi ko, tahimik po yung buhay natin dito sa Davao. Nalulungkot po ako sa mga ganitong pangyayari. Hanggang kailan ba ito matatapos? Kaya kami narito
para malaman po ang totoo at matapos na ito, dahil kawawa po yung ordinaryong Pilipino. Yung sinabi ninyong for the past, ano, 20 years, hindi magulo dyan, yung investigasyon nga ng Congress ngayon, ng Quad Committee, mismong nasa loob na ng penal colony, pinatay pa yung tatlong Chinese, paano hindi magulo? At may ano dyan, may death squad, yun nga yung iniimbestigahan ng ICC. May mga statements po ninyo, that is a false statement. August 2016 pa lang yung sinasabi ni Colonel Padilla, yung jail warden doon sa Davao Penal Colony, na may mga sabwatan. Ang involved pa, mga authorities mismo, under investigation ngayon ng Committee on Human Rights ng Congress. At ang tinuturo na brain, yung administrator ni Pacquiao, you see, huwag kami po, Senator Bongo. Kawawa po yung ordinaryong Dabawenyo na gustong mamuhay ng tahimik o pumasyal sa Davao. Sa totoo lang, mas marami po dito sa Davao ang gusto lang po mamuhay ng mapayapa. Walang pakialam sa politika. We just want peace and for this standoff to end. One of the founding fathers, Marcelo H. Del Pilar, who's... Yang politikang sinasabi ninyo, itong kaso ni Pacquiao, pinolitika po ninyo ng mga kaalyado ninyong naosog. Yun ang laging sinasabi na iniipit ni President Bongbong Marcos. Wala mang paki dyan yung ating Pangulo. Ang kaso ni Pacquiao sa Amerika, wala pa sa Panguluan si President Bongbong Marcos. At hindi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos o pamilya niya o kaalyado niya o si Martin Romualdez na laging tinuturo sa mga propaganda ng inyong mga vloggers na sa nasa likod sa pang-iipit kay Pacquiao. Anong mapapala ng mga Marcos at Romualdez sa pag-iipit kay Kiboloy? Si Kiboloy, ang kaso niya, rape, sexual abuse, qualified human trafficking, mga pribadong complainants. Ang nagkaso sa kanya, hindi man po yung Marcos family o Romualdez family. So, kayo yung namumulitika, yung kampo ninyo. Si Kiboloy ang namumulitika. Pilit niya na sinasangkot sa kaso niya, yung ating Pangulo. Anong paki sa kaso ni Kiboloy ng ating Pangulo? Yung warrant galing sa korte. Kinukumplika ninyo, tapos binabaliktad ninyo na pinasok ng politika. Kayo yung naglalagay ng kulay politika. Yung kampo ninyo, yung mga vloggers ninyo na nandiyadaan. We just commemorated last August 30, one said, the perfection of humanity is not possible without freedom for the individual. Thus, the existence of social institutions and all political organizations and relationships are justified insofar as they have for their primary aim the defense and protection of freedom. Kung kaya nga, nandyan po sa saligang batas, under Article 3, ang Bill of Rights. The Bill of Rights is there to protect our people from abuses of power, power that is given by our people. Kaya nga po, nagkaso yung mga members ni Pacquiao para magka-hustisya sila, seeking protection from our authorities, kasi yung attacker nila, abuser nila, powerful, well-connected. Tama? Pero tingnan ninyo, you are on the side of the suspect of the accused imbes doon sa mga biktima. Napakalinaw. Pati itong Senate investigation, ginamit na ninyo yung Senado. Hindi man para sakluluhan yung mga biktima, kundi yung mga members ng kingdom. Na kung kaya sila nagkakaproblema kasi hindi sila dyan umalis. Dapat umalis sila dyan habang siniserve yung warrant of arrest. Kaya lang nagpapagamit sila sa kanilang leader. Tama po? Wala itong mga statement po ni Bongo po. Lots of lie. The Bill of Rights is our collateral, our security, our safeguard against abusive people in the government. As we are all aware, Pastor Kiboloy, a spiritual leader, stands accused. But today, I am not here to argue about his innocence or guilt, because that is for the courts to decide. Nasa korte naman po ito.
Yun naman pala. O di harap ninyo sa Husgado para ma-defend ni Pacquiao yung kanyang sarili kung inosente siya o guilty. Kung guilty siya, di pagbayaran niya. Yun ang dapat na papel ninyo bilang mga opisyal ng gobyerno, bilang isang senador, senador ng Pilipinas. Hindi man kayo senador ni Pacquiao. Kumbaga binoto kayo ng kingdom, the members ng kingdom, sinasabi ninyong 8 million, malabo na manalo kayo sa 8 million na boto ng kingdom. Kung 8 million lang yung boto ninyo, malamang talo kayo sa eleksyon. So ang utang na loob ninyo, dapat ninyong paglingkuran, the general public, the general, the Filipino people, yung killing ninyo, napakalinaw. Tapos sumusweldo kayo sa amin, hindi man kay Pacquiao. Instead, I want to address the disturbing exercise of power or the use of excessive force in the implementation of the warrant of arrest against him. Wala mang ganyan. Mr. Chair, this excessive presentation for so long strongly condemns any excessive use of force in pursuit of our official duty. Lagi naman lagi po akong umaapila. Wala man inaboso, wala man pinatay dyan yung mga pulis. Noong panahon ni Digong, thousands ang namatay. Hindi po kailanman magiging susi ang karahasan sa pagkamit natin. Walang marahas dyan. Ang marahas noong previous administration. Kill noon. Ngayon walang kill. Of Jesus Christ, KOJC, compound here in Davao. And the terror it brings to the community are causes of concern. Well, it is the duty of the police to serve an arrest warrant. There is no excuse for using force, creating fear, compromising the safety of civilians. Yung fear nila dyan, mga drama man lang po, napakatatapangan ng mga taga kingdom, pati yung mga vloggers, napakatatapang. The kingdom of Jesus Christ is a... Lalo na si Badoy, napakatapang ni Badoy. Kung pagmumurahin ng mga vloggers ng vloggers po ninyo, si General Tore, aros hindi na makain ng aso, ganun katindi. Pero mapagpasinsa si General Tore, professional officer of the law, PNP official. Yun ang katotohanan niyan. Congregation, Pastor Kiboloy is only its executive pastor. Ang Kingdom of Jesus Christ po ay binubuo ng maraming miyembro, hindi lang po iisang tao. As member of the Committee on Justice and Human Rights and member of this Public Order Committee, I support the intent of Senator Bato de la Rosa and Senator Robin Padilla to scrutinize this PNP operation which led to the death and injuries of civilians. Alam naman po natin... Hindi man po yun binaril. Tayo mismo, ikaw naging si PNP ka. Inatake sa puso po yun. Ang pulis hanggang ngayon, pinaglalaban natin ng pulis. And even during that... Tapos nagka-injury po, kumbaga nagasgasan yung mga civilians dyan dahil sa pag-atake nila sa mga pulis. And in fact, based sa official records, 60 members ng kapulisan natin ang na-irido, nagka-injury. Kung sana, iyan ang mga members ng kingdom, pinabuelo lang yung ating mga authorities sa pag-serve ng warrant of arrest, di walang injury, lumaban sila sa mga authorities. E kahit sa Bible po, mali yung lumaban sa mga authorities. Submission to authorities ang tinuturo ng Bible. Saan ka nagapulutin, mga kababayan? Sige nila ang basa ng Bible. Pagkatapos, hindi sila mag-submit sa mga authorities kasi yung turo ni Pacquiao, siya na yung may-ari ng earth, pati ng kaluluwa ng mga members, ng mga tao. False teacher, yun ang pinapaniwalaan ninyo. Kaya tingnan ninyo ang inabot niya. Tapos nandyan kayo, sumasaklulo sa isang bulaang teacher. I'm a former President Duterte, 2018. Dinoble po ang sahod ng pulis, ng military uniform personnel. Pinaglaban natin ito. At full support po kami sa pulis hanggang ngayon po. Andirito po kami, Senator Batonis. Yung increase po ng sweldo ng pulis, obligasyon ninyo, obligasyon ng Pangulo kasi nagsisweldo siya. Public servant kayo. At yung sinisweldong increase ng PNP, hindi man yan galing lang sa inyo. Galing yang sa taxes
ng mga Pilipino, kaya wala kayong karapatan na manumbat at dito mga pulis naglilingkod ng matapat sa mga tao at dyan sa operations nila, wala dyan EJK-EJK, tukang-tukang. Hindi tulad nung panahon ninyo. Napakalinaw. Ito, Robin, na sumusuporta po sa inyo, lalong-lalo na po in line of duty. Mr. Chair, it is crucial to remember that our law enforcement agencies, particularly the PNP, have a solemn mandate to serve and protect. This mandate is not just a slogan. It is a duty, a responsibility to protect the rights and welfare of every citizen. Mr. Chair, one life lost is one too many. Wala man pong pinatay sila. Dapat po yung maximum tolerance. Namatay sila sa heart attack. Dapat gawin ng ating police. Kung hayaan natin ito, kung hindi tayo maninindigan laban dito, ano po bang klaseng pangambuso sa kapangyarihan na maaaring gawin nila? Walang abuse po. Sa buong Davao. O maaaring. Mga claims lang po nila yan. Ang tanong ko sa pulisya. Ng mga members. Ang tanong ko po sa inyo. Walang inaaboso. At tanongin ko to sa inyo muna. Ang nang-aboso po na nasa korte na mismo, si Pacquiao, sexual abuse. Yan ang malinaw. Pagkatapos nandyan kayo, imbes na tulungan yung mga pulis na iharap si Pacquiao, kinocrucify pa ninyo yung ating mga kapulisan na may mandato na mag-serve ng warrant of arrest. Anong klaseng mga senador kayo? Hindi na kayo makakaulit sa ating mga mamamayang Pilipino. Endgame dito. Hanggang kailan tatagal ang sitwasyong ito? Ano ba talagang endgame dito? As gusto ko rin pong tanungin ang KOJC, ano bang inaasahan ninyo mula sa gobyerno para matapos na po ito? Nandito po ang komite upang makatulong at matapos na po ang standoff na ito. Alam nyo, kawawa yung taong bayan, kawawa yung mga inosente, at kawawa yung pulis kanina. Inuntahan nga namin. Walang kawawang taong bayan. Ang kawawa po, yung mga victims ni Pacquiao, hanggang ngayon wala pang ustisya kasi nagtatago yung akusado. Barkada ninyo eh. Kung may kawawang taong bayan, kawawa kami kasi may nakaupo na mga senador na tulad po ninyo. Sayang paswildo sa inyo. Yan ang malinaw po, Senator Bongo. Tinatanong namin sila at kailangan lang nilang sumunod sa kanilang trabaho. Ang amin dito is kailan ba ito matatapos? Hindi yan matatapos hanggat hindi sumusuko si Pacquiao. Kasi ang isang wanted person, kahit ilang taon na magtago, wanted pa rin siya. Tama po? So hanggat hindi siya naiharap sa usgado na panagutan yung kanyang kasalanan, tuloy ang pagtugi sa kanya ng ating mga authorities. Hindi mo yun alam? Nagtatanong ka pa? Pwede man na matapos sana yan na problemang yan kung tutulong kayo. Hindi man kayo tumutulong, kinokomplika pa ninyo ang problema. Ang gustong mamuhay ng tahimik. Maraming salamat, Mr. Chair. At isisingit ko na lang din po kanina kasi nag-discuss kayo. To General Torre, pag mayroong mga earthquake, diba usually ilang araw ba ang lifespan ng, sa tingin nyo, bago na kayo mag-i-end ng inyong search. Pag merong bumagsak na gusali, halimbawa no, sa earthquake sa Baguio, ilang araw usually ang standard operating procedure na sa tingin ninyo na tama na, wala nang pag-asang makita yun. At pangalawa, after 13 days, no, do you think sa tingin ninyo kung may tao talaga dun sa ilalim, magsusurvive pa yun sa ngayon? Anong, paano siya magsusurvive? May hangin, may pagkain, may aircon ba doon? Sa tingin ninyo, ano pang pwedeng malidiscover ninyo sa doon sa ilalim? Kung meron talaga kayong inahanap doon sa ilalim after 13 days po. Your first question, I'm not an expert on the rescue and on how long can a rescue be conducted. However, on the second issue,
whether a person can survive in a bunker for so long. What we are looking here, sir, is the end of the world type bunker, or Armageddon type bunker, that can support life for extended periods of time. So there's really no assurance, there's really no estimates on how long they can survive in here, because we believe that they can survive for not only 13 days, but more than, or extended periods of time, because we're not looking here, sir, at an ordinary makeshift bunker. This is something that is built by somebody who has two airplanes and two helicopters in his hangar, so among others. So this is something that can be done and can really be built by somebody who is stature. So sa tingin mo, kayang mag-survive ng ilang buwan dyan? Given enough resources, sir, people can really survive below ground, and which I will cover in my presentation later on, sir. May kuryente dun sa ilalim? Yes, sir, definitely. Ventilation, current, food, water, all the work, sir. And it could be very, very a comfortable life for a person, sir. And then yung sa unang tanong ko kanina, yung endgame dito, tatanong ko rin sa KUJC dito. Anong endgame ba rito? Anong in-expect po natin? That's also covered in the last three slides of my presentation, sir. That will be covered. The endgame, sir, is really... You can address the question directly. Yes, we don't have to wait for your presentation. We will not stop until Mr. Kibuloy is arrested, because we really gonna turn our back against the... we're gonna turn our back against the helpless and voiceless victims of Mr. Kibuloy. So, meaning you intend to stay there forever, hindi makita si Pastor Kibuloy? We have some recommendations in my presentation so that we can end this positively, sir. Because, as we remember, that compound is not only being used by Pastor Kibuloy. If you believe he is still there, may mga estudyante dyan nag-aaral na hindi na nakapag-aaral. May mga nakatira dyan na hindi na nakatira, pinalabas ninyo doon sa kanilang tinirahan. Ito naman si Bato, na pagkahalata. Choice yan ni Pacquiao. Kung grabe yung epekto, pati sa mga estudyante nila, dyan sa eskwilahan niya, ang lahat ng sisi dapat kay Pacquiao. Kasi yung mga authorities natin, hanggat hindi siya sumusuko, kahit isang taon pa siya na nandyan sa compound, gagawin niya ng mga police. Kasi nga, sa paniwala ng na-detect ng mga equipment ng PNP, may special equipment sila, na itong bunker na to, pang doomsday bunker. Kasi nga, kulto itong si Pacquiao, na pwedeng mag-survive kahit isang taon, dalawang taon, tatlong taon. Parang yung mga bunkers na ginagawa po ng mga king doon sa Middle East at saka sa Europe. Parang yung linunggaan ng mga kababayan noon ni Saddam Hussein. Ganon katindi. Yun ang parte ng presentation ni Tore. Merong nag-worship dyan na hindi na nakapag-worship dahil nga sa presensya ninyo. Isisi mo kay Pacquiao. You mean to say, paano pa yan mag-worship? Yung pastor nila, Pugante. All these rights, all these human rights of these people, because of your firm belief that Pastor Apollo Kibuloy is still there inside that bunker. Talaga naniwala ka na may bunker dyan sa ilalim? Yes, sir. Sir, if I may, sir. Yeah. We are this tenacious in serving these warrants, because there are multiple warrants for this person. One of the warrants came out on August 8, 2024. Okay, we don't need to discuss this warrant. Alam na natin yung lahat. It is available in open source. But this is quite something. I am appealing to Pastor Kibuloy, if kung pupwede sana, kung gusto lang niya. Kita mo na. Pag may warrant of arrest, hindi pwedeng kung gusto lang. Masyadong bias itong si Bato. Parang hindi siya police. Pag may warrant of arrest, whether you like it or not, kakalad ka rin ka, poposasan ka, para iharap sa usgado. Ganon. Dapat ganon. Hindi sasabihin kung gusto lang niya.
Pwede man yan na kung gusto lang niya. May warrant of arrest nga na wala na yung pagka-police ni Bato. Yan ang sinasabi niya dyan, mga kababayan. I have been a law enforcer. Yun naman before pala. I become a lawmaker. So obviously, my bias is on the side of the law. Mali. Since he's facing... Ang bias mo kay Pacquiao. I am encouraging him. Kung pwedeng isubmit niya sarili niya sa korte. Hindi kung pwede. Pero... He has. Again, nasa kanya yung desisyon na yan. Hindi pwede. Hindi pwedeng yung desisyon ni Pacquiao. Desisyon dapat ng mga authorities ng gobyerno, including you. Kasi senador ka ng bayan, hindi senador ni Pacquiao. Mali-mali man po, Senator Bato, kaya hindi ka na makakaulit. Yan ang sumpa na sasapitin mo sa ating mga mamamayang Pilipino. Nanonood ang ating mga kababayan sa pinagagawa ninyo. All his personal reasons kung bakit ayaw niya mag-surrender. Alam ko yan. Pero, talaga bang desidido kayo na uubusin yung siyempre, mga araw para lang alangan man titigil sa pag-aanap kay Pacquiao? Isabi nga mga kababayan, justice delayed, justice denied. Hindi man pwede na, kasi matagal, hindi pa mabutas yung bangker, hindi pa na aabot, titigil na sila. Hindi ganun po, may standing warrant. Ang standing warrant, hanggat hindi pa naharap sa korte, hindi pa tapos ang misyon ng pulis. Yan ang malinaw dyan, mga kababayan. Magpaghantay dito. Magpaghantay. For our comprehensive answer, sir, please allow us to present our side in the presenting paper. We will answer all of okay, questions. Okay. Sa mga naganap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, ano, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.